Sanggala ako kinakabahan dito, baka ako malaglag eh. Bababa na lang ako, kinikilabutan ako eh. Baka malaglag ako. Kaya lang ano? Kasi maahas ko dito, kuya. What? Ano? Kasi maahas ko dito, kuya. May ahas dyan? Maahas po. Lalo na po kagabi. Natulog na po kami, nagising po ako ng ating gabi. Nagtataka po ako, ba't wala siya sa tabi yung misis ko? Nandun siya sa katabi ng lalaki, tapos nakita ko sila gumagalaw. Yun po yung masakit talaga sir sa akin. Hanggang ngayon sir, yung nag-aano pa rin sa akin, yung ano, utak ko, yung isip ko, yung ano yung ginawa nila sa akin. Tanggap ko naman po yung kung ano po yung buhay na buhay ko talaga dahil mahirap lamang talaga kami. Ang hindi ko lang matanggap yung nilagyan niya ako ng tae sa ulo ba? Tapos kumpare mo pa. Tapos may sinabi pa sa akin na yung mga anak ko daw malas daw. Are you okay, Kuya Kano? Absolutely. Absolutely. Yeah. Yeah, mga kababayan, no? Kasama natin si Kuya Kano muli para tumulong sa ating mga kababayan. Kaya, kumusta po kayo? Yo, dito ako kasi medyo mabagal maglakad si Kuya Kano. Let's go, Kuya Kano. Yes. Mga kababayan, sino po ang hindi nakakakilala kay Kuya Kano, siya po yung homeless, foreigner, American homeless na tinulungan ng Team Daddy Frankie. At ngayon mga kababayan, kasakasama na natin. At sinasama natin siya para magkaroon din siya ng extra income mga kababayan. Nalag doon siya sa baba. Are you okay, sir? Yes. Okay. Be careful, ah. Yes, we're in the jungle now. Me also. Oh, there's beans. What's that, sir? Beans. What? Bean. I don't understand. For what? Vegetable. Ah, vegetable? Yeah. Manghang-mangha siya sa mga ano? Sa mga gulay. You no money, no gulay. No money, no gulay. Sanay tayo dyan. Malalim yan. Malalim. Oo nga, no? Balik-balik puto natin ito. Jungle. Malayo pala, no? Kaya pa, sir? Kaya pa? Okay? I'm okay. Okay. Sanggala ako kinakabahan dito, baka ako malaglag eh. Bababa na lang ako. Kinikilabutan ako eh. Baka malaglag ako. Garden. Yan dito, mas delikado dito. Kaya lang ano? Kasi maahas ko dito, kuya. What? Ano? Kasi maahas ko dito, kuya. May ahas dyan? Maahas po. Lalo na po pagkasi. Ah, maraming ahas. What? There's so many snake. Oh? Yeah. Pulutan. Pulutan? Cobra. Ingat daw kayo. Kuya Kano, be careful ah. Ahas. Marami daw snake. Dito lang nakikita yun. Everything's under control. Ayun, magandang araw mga kababayan. Kumusta po kayo? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. Sa mga kababayan, kasama natin ang ating team. At syempre, ang kasama rin ng team Daddy Frankie.
yung dati nating natulungan na si Sir James, isa kasama na rin natin para sa pagtulong, no? Sir James, are you okay? Okay. Are you tired? Napagod ka maglakad? Long walk to the jungle. Yeah, medyo napagod siya mga kababayan kasi itong lugar na napuntahan namin ay medyo malayo along the highway, from the highway papunta sa bahay ng ating tutulungan. By the way mga kababayan, ang tutulungan natin ngayon mga kababayan is isa sa mga followers din natin. At nag-message siya mga kababayan at nabasa ng ating mga kasamahan, kaya try natin siyang hanapin, puntahan, at andito na kami mga kababayan malapit. Pero syempre bago ang lahat, babasahin ko para marinig nyo rin ang kanyang kwento. Ayan, sabi po niya dito, magandang gabi Sir Daddy Frankie, alam kong marami kang tinutulungan at ako po ay umaasa na isang araw ay mapansin niyo po ako Sir. Dati po akong foreman sa construction sa Metropolis na gumagawa sa Malingas Market, sa Dagupan at sa iba pa po. Ngayon po ay na-stroke po ako at may anak na dalawa. Yung isa po ay bulag at isa po ay special child po. At ako po ay iniwan ng aking asawa dito sa Muntalban po. Nagloko po. Lifetime na po ang sakit ko, Sir Daddy Frankie. Tulungan niyo po ako dito para mabuhay ko ang dalawa kong anak. Ako po si Edgardo Diloy Rua, Adia Tomana Burgos, Montalban Rodriguez Rizal. Ayun mga kababayan, tama po ang inyong narinig. Nandito po kami sa Montalban Rodriguez Rizal. Mga kababayan, para maging malinaw po ang lahat, samahan niyo po kami nang makita natin ang kalagayan ng mag-ama sa Makatwid mga kababayan, tatay na PWD plus dalawa niyang anak na PWD. So para maging buo ang kwento, samahan nyo kami at kumustahin, alamin natin ang buhay nila. Let's go guys! Thank you. Okay, thank you. Be careful, Kuya Kano. Saan ba da? Oh, sige. Kaya? Dito dad, ito yung bahay nila. Ah, dyan ba? Diba kung nandyan? Tao po! Hello. Ayun, nandyan. Ayun. Hello po. Ayun. Magandang hapon po. Ay, kumusta? Ay, kayo si, ang pangalan nyo po? Edgardo Rua po. Ah, kayo po yung ano, nag-message kay Daddy Frankie. Oh, so ako po si Daddy Frankie. Tay, kumusta po kayo? Ito po. Ayan, kumusta buhay-buhay natin? Ito po, sa bahay lang po ako ngayon, sir. Ah, tay, si Daddy Frankie po, papakilala po ako. Po, sir. Ah, ito po ang bahay nyo. Opo, sir. Ah, tay, bago ang lahat, okay na idikit ko tong mic. So, ayan mga kababayan, no, isang mapagpalang araw sa atin lahat muli. Siya po si tatay, siya po yung nag-message sa atin. At siya po yung nagsabi, ang kanyang anak is dalawang PWD. Tapos si tatay, ano nangyari sa'yo, tay? Na-stroke po. Stroke ka, kaya mayroon kang ano? Opo, nung 2012 po. Sige tayo, pwede pang ano? Pumasok? O, pasok po kayo. O, sige po. Sige po. Tara mga kababayan, pasok po tayo. So, ayun mga kababayan, no? Andito tayo ngayon sa lugar. Tay, ano nga pala ang lugar ito? Adia Tumana. Ano po? Adia Tumana, Burgos, Muntalban, Rodriguez, Rizal. Ah, okay. Salamat sa Diyos at nakarating kami dito. Ito ang bahay nyo. Opo, sir. Parang walang close. Dito po. Ito daan? Daan po. Tapos ang bahay nyo, hindi. Ibig kong sabihin tayo, parang walang dingding ang bahay nyo. Wala po nga po eh. Butas doon. Tay, bago ang lahat. Ayun, maupo muna ako. Medyo napagod kami tay. Malayo yung ano, yung nilakaran. Opo. Araw-araw tay, naglalakad ka pula doon. Opo, mula nung ano po, nung nagtrabaho pa ako noon. Tay, si ano? Si Sir James. Sir James. Oh. Yan, mga kasamahan natin. Tenon po. So ayan, mga kababayan. Hindi ko nga po alam kung saan kami pipwesto. Pasensya na po kasi tinanong ko kay tatay itong bahay nila. Parang walang dingding. Hindi ko alam kung saan ang pinto. Tagusan. Kaya dito na lang pa kami pipwesto. Pasensya ka na tayo, no? Po. Ayan. Tay, kumusta naman buhay-buhay? Ito po, sir. Sa bahay lang po ako. Tay, ikaw yung nag-text sa comment section ng Team Daddy Frankie. Opo. Kaya kami napunta dito, tay. Dahil gusto naming malaman kung totoo lahat
ang mga message mo, yung tinext nyo po. Ayan. Bago ang lahat ay, ano pong complete name nyo po? Ako po si Edgardo Diloy Roa. Ah, Diloy Roa. Ilan taon na si tatay? 53 po. 53. Malusog naman. Kumusta naman? Okay naman po. Nag-exercise naman po, therapy sa araw po. Paano nga ba nangyari? Bakit paano ka naging PWD, tay? Kasi po, ganito po yung nangyari po sa akin, Kuya Francis. Nung time na po, nagtrabaho po ako. Dati po akong foreman sa construction. Meron po kaming ginawang building sa San Juan kay Pangulong Erap Strada. Marami po kaming mga pinutol na mga puno doon. Bali, tatlo po kami ang naano po, yung dalawa namatay na po. Tapos ako po, nadala po ako sa Mindanao po, pinagamot po ako sa albularyo. Tapos nung time na po na 2013, talagang kailangan kong bumalik dito sa Maynila po kasi yung mga bata dalawa na iwan dito. Kaya po, nag-decide na po akong bumalik dito po. Pagbalik nyo dito? Yun na po, nagpa-hospital po ako. Nakita na po yung spinal cord ko. Nabali po yung spinal cord ko. Ah, bali ang spinal cord? Opo. So ano nangyari nung nabali yung spinal cord? Yun po, nagpagamot po ko sa orthopedic sa Banawi. Ang sabi po ng doktor noon, operahan po ako. Kailan po, naghahagila po ako ng pera para sa operasyon ko. Hanggang sa naano na lang po, lumipas na lang po ang panahon, ibinaling ko na lang po sa mga anak ko yung papagamot ko sa sakit ko na punta doon sa mga bata. Dahil po may mga, nung maliit pa po yung mga bata, may mga sakit tapos sila may katarata. At saka yung panganay ko special child. Bali doon po natuon yung ano po nung pagpagamot sa mga bata kasi mas inuna ko po sila muna bago ako po kasi po naano ko po ng sarili ko na nakakalakad-lakad pa naman ako. Kaya yes, po yes, napansin ko tayo naglalakad ka nakadalawang ano eh saklay. Saklay. Buti na kapaglakad ka pa. Opo sir, noong 2023 po dapat sana po sir, operahan na po sana ako sa Quirino Hospital. Opo. Ngayon po, na-admit po ako doon. 5 days akong na-admit po. Tapos po, nag-decide po yung mga espesyalista na nasa dalawa po ako pinapapili po ako, operahan o habang buhay na po akong breadwinner na nakahiga na lang po ako. Ngayon po, nag-decide po ako na hindi ko na lang po tinuloy yung operasyon ko. Bali, tinanggalan na lang po ako ng nana sa buto ko. Tapos yung medyo, tapos mayroon pong nilagay na liquid sa likod ko. Tapos pinaiwan ako ng doktor na mag-therapy na lang muna. Therapy na lang. Sa bahay na lang po. Tapos yun po, hanggang ngayon po, ito na po yung ano ko buhay ko. Ah, so ganyan na lang buhay mo, okay naman. Wala kang okay nararamdamang masakit. Mayroon po, nararamdaman po, namamanhid po yung buong katawan ko. Pero tay, matanong ko lang kasi nasabi mo sa akin, yung dalawa mong anak, PWD. Opo. Ano yun? Pagkapanganak? Inborn po. Side, inborn? Inborn po, side po sa side po sa ng asawa ko. Ilan? Lahat, bali, pangatlong asawa na ako ng asawa ko. Lahat ng anak niya may mga diferensya rin. Ah, yung asawa mo, bali pangatlong asawa ka? Opo, pangatlong asawa na po lahat ako. Lahat ng anak niya may diferensya din? Opo, nalaman ko na lang po nung nag-ano po ako, nalaman ko po sa mga kapatid niya na nakita ko may mga anak din, may mga diferensya, saka special child din. So, pero ikaw tay, una mong asawa, yung asawa mo? Opo, unang asawa ko siya. Bali, ako pangatlo sa kanya. So, yung panganay mo anak, ilang taon na siya ngayon? Bali, panganay ko po, ano na po, 15 years old, namatay na po. Kapatid nila po. Tatlo po yung sila magkapatid. Bali, tatlo yung anak nyo. Opo. Tatlo po silang magkapatid. Hapos namatay po noong 2000. PWD yung panganay. Opo, panganay rin tapos po. Tapos PWD. PWD. Tapos PWD rin. Tapos special child. Tapos ito rin PWD yung pinakabunso ko. Yung pangalawa tayo, bakit siya naging PWD? Anong sakit niya? Ano po yung sa mata rin po at saka yung pagka-special child niya. Ay yung bunso? Yung sa mata lang po kung may katarata. Pero matanong ko tayo, nasaan yung asawa niyo ngayon? Bali po yung asawa ko, noong 2012, naghiwalay na po kami. Iniwanan kami dito sa Muntalban. Bakit kayo naghiwalay? Nagloko po, sir. Sumama doon sa ninong ng anak ko. Ah, sumama sa ninong ng anak? Opo, hindi po nakayanan yung hirap po nung ano po sa kalagayan, sa sitwasyon ko po. Bakit? Paano kayo basta na lang kayo iniwan? Ang pagkakaalam ko, sir, nung pinagbubuntis na po yung bunso ko, sir, kasi dati po siyang nagtitirapi, tatrabaho. Sino po yung asawa nyo? Asawa ko, tapos dun po na ano, parang yung asawa nyo nagtitirapi? Opo. Siya yung nagmamassage? Nagmamassage po. O, tapos? Tapos ngayon po, nililihim lang niya po sa akin nung pinagbubuntis yung bunso ko. Nagkakaroon na sila ng relasyon.
Tapos hinintay lang na ipinanganak yung bata. Nung pagkatapos ng panganak mo ng bata po, October 1 sa pinanganak, pagka December po, nagsama na po yun silang dalawa ng lalaki. Paano nagsimula magsama? Iniwan na lang kayo basta-basta? Opo sir, iniwan na lang po dito. Basta-basta dito sa Burgos. Tapos sir, masakit pa sir. Pinagkatiwalaan ko na siya ang maghihilot sa akin. Sino naghihilot sa'yo? Sa akin, yung lalaki po. Ay, yung lalaki. Ah, siya nagtiterapi sa'yo. Po, nagtiterapi po sa akin. Ang problema sir, nalaman ko sir, nakita ko sa dalawang mata ko sir, mayroon silang relasyon. At talaga yung, kung ano yung ginagawa nila sir. Ang na sakit, ano? Anong ginagawa? Na nakapatong po yung lalaki sa babae po. Paanong nakapatong ikong kamo, minamassage ka po? Hindi po, nung umaga, minamassage muna ako, patapos nakahiga na po ako. Kasi nung time po nung 2012, hindi po ako makatayo, nakahiga lang po ako. Nakahiga ka lang? Opo po sir, patay po yung buong katawan ko, hindi ako makakalos. Tapos ngayon po, hinilot-hilot po ko. Pagkatapos ng hilot po, mga alas 12 ng gabi po, nagtaka po ako na wala na po sila sa tabi ko, na ano na po sila. Ngayon, nakita ko po sila, tapos sabi, biyak na lang po ako, sabi ko kung gagawa man lang kayo, sana wag naman dito, sana doon na lang sa ibang wag dito sa bahay ng ano, sa lugar kasi masakit sa akin, sabi ko ganoon. Tapos ko, sige, maghiwalay tayo. Tanggap ko naman po na maghiwalay kaming dalawa. Yun lang naman po ang ano ko sa kanya, sabi ko hindi kita guguluhin, bahala ko, basta ibigay mo lang sa akin yung dalawang bata kasi ako nang bahala magpapa-opera sa mata nila. Naawa talaga ako. Pero nung time na nagloko yung asawa mo, hindi ka pa makakalakad noon. Na-stroke na po ako. Oh, pero hindi, sabi mo kasi nakahiga ka lang. Opo, nakahiga lang ako dito. Hindi ka pa nakakalakad, no? Hindi na po, hindi pa ako makakalakad. No? Mabuti, no? Mabuti, nung naghiwalay kayo, tapos ngayon nakakapaglakad ka. Opo, sir, kasi nagmilagro po ang Panginoon sa akin. Opo. Talagang binigyan niya pa ako ng pagkakataon na mabuhay pa po. Dalawa sa nung time na 2014 na lumakas, binigyan niya ako ng kalakasan. Ang inuuna ko kagad yung dalawang bata, kagad pinaoperahan ko kagad sila. Tapos nakasakle pa rin ako noon, ano na po, naglakad-lakad po ako, nakakarating po ako kung saan-saan po para pa mapapagamot ko lang po sila sa mata po. Saan kayo kumukuha ng ano, kabuhayan niyo ngayon? Ngayon sir, naawa po sa akin yung dating mayor namin dito, si Elyong Hernandez, na patay na po yun. Ngayon po, naawa po sa akin, kinuha po niya akong trabahante po sa cleaning green, nagwawalis po. Pero hindi naman po nila ako pinipilit na talagang magwawalis lang po kasi may experience po ako. Ang binigyan lang nila ako ng pagkakasi. Nagsasawa na po ako sa ano, panahihingi lang po ng ano, po nila. Sabi ko, Mayor, bigyan nyo na lang po ako ng trabaho kahit paano. May papakayan ako sa mga anak ko. Mula nung 2013 hanggang nitong 2023 po, nakatrabaho po ako nung huminto lang po ako nung July po. Paano yan? So, ano source of income nyo ngayon kung huminto? Sa ngayon po, wala po. Minsan, maasa na lang po. Minsan, sa may ano po yung tutulong po sa amin. Hindi ba kayo tinutulungan ng asawa mo sa dalawa niyang anak? Wala po. Wala na pong pakialam. Kasi po. Nasaan siya ngayon? Nagtatago po, sir. Kasi may kaso po, sir. Ay, may patay tayo. Kinasuhan po siya ng DCWD po. Kasi po, mayroong mga hindi siya magandang sinasabi. Sa bata? Sa akin, tsaka sa mga bata. Tsaka yung sa DCWD. Kaya po. Pero, thanks God, no? After ng panluloko sa'yo, nagkaroon ng himala, nakalakad ka. Opo, sir. Siguro talagang ginawa ni God yun para magabayan mo yung dalawa mong anak. Opo, sir. Tay, sabi mo sa akin, una, minamassage ka ng kumpare mo. Opo. Yung masaysta na yun, ninong ng iyong anak. Ninong po ng anak ko na si Charles Adrian po. Tapos, nakatulog ka, pag-ising mo. Natulog na po kami, nagising po ako ng hating gabi. Nagtataka po ako, ba't wala siya sa tabi yung misis ko? Mm-mm. Nandun siya sa katabi ng lalaki. Tapos nakita ko sila gumagalaw. Masakit po sir, miyak ako. Tapos sabi ko, Panginoon, bakit nangyari sa akin to ng ganito? Yung ano ba, yung nangyari sa buhay ko na stroke pa ako. Nagluko pa yung asawa ko, may hapus mga bulag pa yung mga anak ko. Sabi ko bakit parang ano ba, sabi ko bakit dito pa. Napasigaw ako nung sumigaw na ako. Tumayo yung ate ko. Sabi ng ate, ano nangyari sa iyo diyan? Sabi ko, paalisin mo sila kasi mayroong ginawang hindi maganda. Yun po yung masakit talaga sir sa akin hanggang ngayon sir, yung nag-aano pa rin sa akin yung ano, utak ko, yung isip ko, yung ano yung ginawa nila sa akin. Yun po talaga, hanggang ngayon po, hindi po nawawala sa isip ko yung trauma po sa ginawa sa akin ng asawa ko, yung pag-ano po niya sa akin. Tanggap ko naman po yung kung ano po yung buhay na buhay ko talaga, dahil mahirap lang talaga kami. Pero ang hindi ko lang matanggap yung nilagyan niya ako ng tae sa ulo ba, yung nagloko siya. Tapos
Tapos ang pinakamasakit doon, doon pa mismo sa bahay ninyo. Opo, sir. Tapos, kumpare mo pa. Tapos may sinabi pa sa akin na yung mga anak ko daw malas daw. Kasi daw mga, may mga diferensya, mga bulag. Sino nagsabi yung asawa niyo? Eh bakit niya sinabi yun? Eh anak niyo yun. Hindi ko nga alam, sir, kung sa sobrang galit siguro niya rin sa akin, sir. Kasi naano ko sa kanya, sabi ko, kung ayaw mo alagaan yung mga anak ko, ako ang mag-alaga. Sabi ko sa kanya, titiisin ko yan dahil yan ang binigay sa akin ng Panginoon. Opo. Napaka parang kahit ako hindi ko lubos maisip bakit nagawa ng asawa mo yun at saka kumpare mo pa, no? Opo. Pero, tay, ano't ano man ang dinadaanan mo, pag-pray lang natin sila. Opo, sir. Lagi natin tatandaan, mas pinagpapala pa ni God yung taong naaapi at inaapi. Ito no? Paano na upas. Okay. So, tay, pwede bang ano? Kasi sabi mo, PWD yung mga ano, pwede bang makita sila? Opo, sir. Pwede tawagin sir. Sila? Ayan po. Ay? Nakakali dito kayo. Ayan po, si, yan po yung si Charles. Nabangga nito. Dito ko dito. Ayan po, ayan. Ilan taon na si ate? Ate ba yan? Hindi, lalaki. Ah, lalaki. Si Charles po, siya po si Charles Adrian. Charles Adrian. Rua. Ano po siya, 13 years old na po siya, sir. Kagagaling lang po namin sa ospital sa Rodriguez kasi sir, namaga yung tainga niya dito. Kaya lagi niyang ginaganyan, sir. Yan, yan po. Pero nakakita naman. Opo, yun, sa salamin po. Salamin. Kailangan na nga po, sir, palitan ng mga salamin, sir. Eh. Kapal ng salamin, opo, puro tali na yung salamin niya, no? Ano, sir? Nagsasalita naman. Opo, nagsasalita, pero hindi siya nagsusulat. Ay, hindi nakakapagsulat. Nag-aaral po siya, sir, sa speed. Sa speed. Hyper po siya. Hyper. Ano siya? Ay, pasok bukas pa. Patay na si sir. Ay. Ito yung bunso ko, yung nag-aaral po, grade 5. Grade 5. Kumusta ka na, kuya? Del, kumain ka ng tae. Diba? Kumusta? Okay ka lang? Apo. Siya kuya mo. Apo. Nag-aaral ka. Apo. Mabuti naman, no? So, ang problema sa kanya, mata lang. Mata lang sa kanya. Mag-aaral kang mabuti, anak, ha? Ano yung pangalan mo? Idel po. Idel. Laban lang, no? Yung isang mata nakakita pa. Ito po, nakakakita po. Ito hindi. Ito. Operahan daw, sabi po ng doktor, may pag-asa pa raw, operahan. May pag-asa. Kailan po naabutan kasi ng pandemic. So, ilapit ninyo sa government? Opo, sa malasakit po. Del, kumain ka na puti. Ganon talaga siya nagsasalita. Salita po. Kumakain ng puti. Sabi mo na. Ano pangalan niya ulit? Si Charles. Charles? Charles, okay ka lang? Kamaga yung tenga ko. Yan po yung ano niya. May gamot. Opo. Buti tayo, no? Lakas ng loob mo. Gaano kahirap tay yung pinagdadaanan mo ngayon na ikaw pidab stroke tapos yung dalawa mong anak ganito. Masakit po. Minsan pag nilakasan ko na yung loob, sir, tinitibayan ko po pag nakaharap ko mga tao, tumatawa lang ako pero pag nag-iisa na lang po ako sa bahay na lang po ako na umiiyak po ako kasi paano na lang kaya kung matuluyan na ako, sino kaya mag-alaga sa kanila? Okay. Yung ano po sa akin, sabi. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako, lakasan, bigyan mo ako ng lakas. Huwag mo muna sana akong kunin dahil mga maliliit pa yung mga bata. Oo, paano na sila? Sino mag-aalaga sa kanila? Yung nga rin problema ko, sir, kung pag ako makinuha ng Panginoon, sir, hindi ko alam kung ano sila, sir. Kaya nga, sir, salamat nga kung malaki-laki na sila. Na ano nga, sir, mautusan ko na, sir, kasi hindi na ako pwede mag-iigib ng tubig. Siya na nag-iigib ng tubig. Eh po, sir, ang trabaho niya, sir, nakahiga lang po, sir. Kita niyo naman yung higaan namin, sir. Nakatali yung kulambo, hindi na po natatanggal kasi para sa kanya po, sir. Iiyak pa. Huwag mo, mayana. Kaya mahirap din siyang ano, kasi pag nilala ko sa school, ganun din siya. Sinusundo niyo rin siya? Hinahatid ko siya noon. Sundo. Ngayon po, sir, natigil na siya kasi wala na maghahatid. Kasi wala na po kung ano, sir, eh. Wala na po kung lakas na mag, ano sa kanya kasi malayo po sa San Jose. Sabi ko, sana kung mabigyan pa ako ng lakas ng Panginoon itong sunod na taon, ipapa-enroll po naman sa ulit. Ano po? Itong pag-asa natin, no? Opo, sir. Sana matapos ka ng pag-aaral, no? Lagi kang magdarasal sa Panginoon, ha? Huwag kang mawala ng pag-asa. Tay, huwag tayo mawala ng pag-asa. Opo, lagi lahat po ako nagdadasal po. Opo, lahat ng pagsubok, bigay ni God, hindi niya ibibigayan hanggat hindi natin kaya. Hindi no? Ko po sinusurin. May dahilan at may purpose si God sa lahat ng bagay na dumarating sa buhay natin. Po, sir. Kuya Kano, did you understand what are we talking?
Not a whole lot, just slight. But you understand other and very difficult situation. Yes. Because father, stroke patient, mm-hmm. and then two child, same PWD. Yes. You ask. Hello, hello, po. Hello. I do understand your sympathies, your trials in life, or just don't give up, be strong. Yes. You'll always have trials thrown at you. As long as you stay strong and don't give up, God will look out for you and always provide a way. Always God provide. Always. Even Kuya Kano ay may mabigat din siyang pinagdaraanan ngayon. Kaya sinasama-sama namin siya para makasurvive din siya. Dahil si Kuya Kano, wala rin siyang sariling bahay. So, lahat ng bagay tayo, lahat ng paghihirap natin, may paraan si God. Gagawa at gagawa ng paraan. Yung darating yung point na walang-wala ka na, akala mo walang-wala na. Pero once na tumawag ka kay God, hindi mo mamalayan, may darating. May sugo ang Panginoon para darating sa iyo. Kaya wag na wag tayong gi-give up. Habang may buhay, may pag-asa. Opo, opo, Boya Frankie. Mm. Lagang maniniwala talaga ako sa Panginoon po. Na ano po talaga sa amin ng Panginoon na lagang hindi kami pabayaan po. Dahil alam naman po ng Panginoon na yung dinadaan kong pagsubok. At sa paglaki na nila po ngayon, kailangan ito lang po ang buhay namin. Nag-pray lang po talaga. Yun. Kung ano man ang ginawa sa'yo ng asawa mo at ng kumpare mo, ipag-pray mo na lang. Si God na lang po ang bahala sa kanila. Opo. Ang importante, magkasama kayong mag-aama. No? Pag-pray lang natin. So, opo. So Tay, maraming salamat no at nakarating kami dito. Opo. At Tay, itong video na ito, i-upload namin. Okay lang ba? Okay lang po. Okay lang. So para makita ng ating mga kababayan, baka sakali may maawa, tumulong sa inyo. No? Marami tayong mga kababayan na may mabubuting kalooban. Pero sa ngayon Tay, may ibibigay na tulong si Daddy Frankie. Pagpasensyahan mo na lang muna ito. So hopefully, gabayan sana tayo ng Panginoon na makabalik kami dito dahil hindi namin alam kung ano yung sitwasyon darat na namin. So sa ngayon, pagpasensyaan nyo po muna ito, ano? Opo. 1, 2, 3, 4, 5,000 po. Ay, salamat po, sir. Mm-hmm. Malaking tulong po sa amin to sa pag-aaral tapos yung ang ano po sa budget sa bata po sa dalawa. Mm-hmm. Saka sa maintenance kong gamot po, mayroon po akong bibili na maintenance sa stroke ko. Salamat po, malaking tulong po to. Daddy Laban Brandy. Lang tayo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Opo. Alam ko strong ang tatay. Tayong mga tatay, kahit umiiyak na tayo, pero alam ko strong yung mga yan para sa ating mga anak. Salamat tayo, po kahit talaga. Ako naiiyak ako sa kinarat na ng buhay mo. Pero pinipilit ko para maging strong ka rin. Laban lang. No? Mga kababayan, napakahirap po ng kalagayan ni tatay dahil sa kanyang sitwasyon na siya po ay na-stroke na tapos dalawa niyang anak is PWD. Okay lang sana, ganun talaga kung yun ang kapalaran. Pero ang pinakamasakit dyan mga kababayan, instead na makatulong sana yung kanyang asawa, nakaramay sana yung kanyang asawa sa paggabay sa kanilang dalawang anak, pero hindi. Siya pa yung mas nagpabigat ng damdamin ng kanyang asawa. Sa naintindihan kita tayo, basta laban lang tayo. Masakit nga dito, Kuya Frankie. Hindi baka ninyo pa alam. Stage 1 na yung sakit ko, sir. Stage 1. Parang itaning na din po ang buhay ko. Kasi sabi po ng doktor sa akin, wala na pong pag-asang maoperahan. Kami po sabi ko, Panginoon, ganyan na ako. Lakas ng nang loob ba na labanan ko ang buhay ng mga anak ko kasi yun na lang po talaga ang minsan pag natutulog ako kay Frankie, inatake ako ng manisa buong katawan ko. Sabi ko, Panginoon, wag mo na ngayon, maliliit pa ang mga anak ko, tanggap ko na po yung sakit ko, talagang ito na po yung buhay ko talaga. Kasi siyempre hindi naman magbibigay ang Panginoon kung ang pagsubok, hindi ko dadal kakayanin. Nakaya ko nga noon, kakayanin ko pa ngayon. Kaya sabi ko sa anak ko, Del, magsipag ka mag-aaral. Kasi kahit pa paano, mayroon kang ama na nagmamahal sa iyo. Kasi mula nung mga bata pa kayo, walang nanay nagmamahal sa inyo.
Ako na yung nanay, ako pa yung tatay, lahat-lahat. Binibigay ko sa inyo lahat, kaya magsipag ka sa pag-aaral. Dahil hindi habang buhay ako makasama nila. May isang araw, bigla na lang ako mawala. Sabi ko sa kanyo, pagbutihan mo. Huwag nating intindihin, mahimala ang Panginoon. Kahit nalaman natin na stage 1 pa yan. Tay, magtiwala ka kay God. Alam ni God na walang mag-aalaga sa dalawa mong anak. Kaya gagawa at gagawa siya ng paraan. No? Keep on fighting tayo. No? Always. Okay ka lang, Kuya? Apo. Anong masasabi mo kay tatay na kahit na may karamdaman yung tatay mo, hindi kanya pinapabayaan. Tulungan niya kayong magkapatid. Ano masasabi mo kay tatay? Salamat po kay Papa dahil po inaalagaan niya po kami. Gaano mo kamahal si tatay? Sobra po. Sobrang mahal. Ano man ang masasabi mo kay sa nanay mo na iniwan niya kayo? Kausapin mo nanay mo kasi sigurado mapapanood niya ito. Ma, kung sakali mang iniwan mo si Papa, Ma, sana Ma, magano ka Ma, paramdam ka naman mo kay Papa, Ma. Ilang po dyan. Ilang po. Namimiss mo rin ba yung mama mo? Opo. Kung sakasakaling nandito yung mama mo ngayon, anong gagawin mo? Ano ang sasabihin mo kay mama? Magagalit po, pero po, malulungkot din po kasi po iniwan niya po si Papa. Nagalit ka sa kanya kasi iniwan niya kayo? Opo. Pero nalulungkot ka pa rin dahil nanay mo siya. Diba? Ito yung pinakamasakit na parte, ano? Inuna yung kamunduhan kaysa kapakanan ng mga anak. Ito yung napakasakit sa dibdib. Mahirap pa isipin, no? Yung nararamdaman ng mga anak natin. Kita ko sa batang ito kung gaano niya kamahal ang kanyang magulang. Dahil sa kanya, magagalit siya pero nalulungkot siya. Hindi niya maipakita yung galit niya. Mabait po yan, sir. At minubuli nga siya, sir, eh. Ay, pag kausapin mo mama mo, baka sakali balikan niya kayo. Sige, sabihin mo yung nararamdaman mo. Naiintindihan kita, anak. Alam ko, may gusto kang sabihin sa mama mo. Sige, try mo. Kausapin ng mama mo. Mama, sana lang po, Ma. Bumalik po kayo dito. Bumalik po kayo dito, anayin niyo po si Papa. Para po may magbabantay po sa amin. Huwag pong umalis po si Papa. Gaano mo kamahal yung mama mo? Sobra din po. Sobrang mahal si mama. Opo. Anong naramdaman mo nung umalis, nung nalaman mong sumama sa iba yung mama mo? Nung baby pa po ako, umiyak po ako. Umiyak ka nun? Opo. Ayan mga kababayan. Hindi ako makapagsalita halos pagkabata na yung mga pinag-uusap. Sa laban lang. Pray ka lang, no? Opo. Magkano baon mo araw-araw? 20 po. 20. Laban lang, ha? Hindi kayo pababayaan ni God, no? Kahit 20 lang yung baon ko sa kanya, matyaga pa rin sa mag-aaral. Hindi nag-absent. Hindi nag-absent. Sige, basta. Sana makabalik si Daddy Frankie, no? Mga kababayan, no? Yan, sa mga may mabubuting kalooban, sa pag-iikot ng Team Daddy Frankie, at natagpuan natin ang mag-aamang ito, na tatlo sila na puro PWD. Kaya ako'y kumakatok sa inyong puso, mga kababayan. Sino pa po ang may extra dyan, tulungan nyo po ang Daddy Frankie para mas makatulong pa tayo. At kung nagawi man sa'yo, dumaan sa newsfeed mo ang video ito, mga kababayan, pakishare po natin sa ganoon. May makatulong sa kanila. Yun. So maraming salamat, mga kababayan. Medyo naiyak na ako. Naiyak ako, mga kababayan, sa kwento ng bata. Nararamdaman ko yung feeling ng anak na gustong i-comfort siya ng kanyang magulang. Alam ko gusto niya yung niyayakap siya ng kanyang nanay at nakikita niya yung kahirapan ng kanyang tatay kaya nananawagan siya sa kanyang ina. No? Laban lang, no? Opo. Okay, sige.
So ayan mga kababayan, maraming salamat po. Tay, maraming salamat po. Ayan, pwede kang manawagan tayo sa ating mga kababayan. Sana po pag kung sino man po yung may mabuting puso po na mga kababayan ko na sana matulungan niyo po ako sa pangilalo na ngayon po na lifetime na po yung sakit ko. Kasi nga po, nag-apply po ako sa DSWD po. Hindi po ako natanggap sa purpose. Hindi rin po ako natanggap sa livelihood dahil po nagkaroon po ng problema ang listahanan po. Kaya po nagpasalamat po ako ngayon kay natagpuan po ako ni Daddy Frankie. Sana po mayroon akong kahilingan sa inyo po. Sa inyo po, sana po tulungan niyo po ko para sa dalawang anak ko pong may mga kapansanan po sa mata at saka special child po. Lalo na po ako ngayon na stage 1 na po yung cancer ko. Hindi ko alam kung paano ko sila bubuhayin. Sana po matulungan niyo po ako sa may mga mabubuting puso po. Alam ko po na hindi po kayo anuhin ng Panginoon. Hihipuin po kayo na sana maintindihan niyo rin po kami yung sa sitwasyon namin na mag-ama. Kahit hindi na po para sa akin, para sa mga anak ko na lang po ang tulong niyo po. Sa ngayon po ay magpapasalamat po ako sa tutulong po sa mga anak ko at maraming salamat din po sa team Daddy Frankie. Thank you.